Ayun, pinatibay kami ni Papa God, pinatibay kami. Na kaming pamilya, pinatibay kami sa lahat ng nangyari. Bigyan niya kami ng lakas na harapin ito. Tapos, and sa lahat-lahat ng nangyari, sa lahat-lahat, naramdaman ko yung lahat sa akin ng Panginoon at yung pagmamahal sa aking pamilya ko ng Panginoon na walang araw na hindi niya kami pinagmulaan. Galing po. Salamat, Seth. No? O, una ay pinapaabot namin yung pakikiramay namin sa pagpano ng iyong lolo. Alam ko, na-message ito sa amin ng iyong ninong Harvey na kaya naipagmisa namin siya dito sa seminaryo. No? Habang nag-share ka kanina ay nagsimula sa karanasan ng pamilya. Sabi mo nga, nagpapasalamat ka sa Diyos sa biyayang ito. Pangalawa, nagninilay tayo sa pag-ibig ng Diyos, Seth. No? Tapos, yung ganong klaseng pag-agapay ng lolo mo sa inyo, lalo na sa mga mahihirap na sandali at mga mapapanghamon na pagkakataon sa buhay niyo, ay kinikilala mo bilang pagkilos din ng Diyos sa inyo. At ngayon, ang lolo mo ay umuwi na sa tahanan sa piling ng Diyos. At ngayon ay sabi mo nga kung ano man yung mabuti na pinaramdam ng lolo mo sa iyo, yung pagmamahal mo sa kanya, ay ipapahayag mo sa pamamagitan ng pagtulong din sa iyong pamilya at sa inyong mga kamag-anak. At doon makikita mo, Seth, talagang sa buhay natin, walang sandali na pinabayaan tayo ng Diyos. Lagi siya nagpapadala ng mga tao na magiging daluyan o instrumento niya para huwag nating maramdaman na tayo nag-iisa sa mundong ito. Nandiyan ang ating magulang, ang mga kapatid natin, nandiyan ang mga kaibigan, at kagaya din ng experience mo sa lolo mo, yung lolo mo na umagapay sa inyo. Na ito nga yung sinasabi ng Panginoon sa atin, ang nais ko'y buhay at hindi ka pamakan. Kaya sana, Seth, yung experience na ito, baunin mo ito, no? Lalo na sa patuloy mong pagharap sa buhay mo, marami pang biyaya at grasya na mararamdaman at makakamtan mo sa pamamagitan ng Diyos na nagmamahal sa iyo. At sana bilang isang artista, no, na tinitingnan ngayon ng mga kabataan, sana, Seth, huwag mawawala yung impluensya ng pagkilos ng Diyos sa buhay mo sa influence mo din sa mga kabataan. Alam mo naman, sa kasalukuyan, ang mga kabataan natin nakatingin sa inyo, sa inyong mga artista. No? At malaki ang impact sa kanila kapag ang isang artista ay mayroong pagpapahalaga sa Diyos. Yun ang tatandaan mo. Yun ang sikreto kung bakit ang isang artista ay nananatiling matatag sa kanyang karir. Sapagkat meron siyang Diyos na daladala at meron siyang Diyos na ibinabahagi sa kanyang mga tagahanga o sa mga nanonood sa kanya at sa mga nakakasalamuhan niya. At huwag na huwag mong kakalimutang magdasal para lagi kang nakakaugnay o nagkakaroon ng time para makausap ang Diyos. Punta naman tayo sa ninong mo. Seth, pakinggan natin ang kanyang sharing. No? Harvey, oho, napakinggan mo ang sharing ng iyong inaanak. Yes, Father.